Hi everyone, I'm Kenneth and welcome to Aroid Guy, where I talk about houseplant care and propagation. So in today's video, samahan nyo akong gumawa ng plant pole at ituturo ko rin sa inyo yung mga steps sa paggawa ng plant pole. Marahil nagtatanong kayo, para saan ba yung moss pole? Para saan ba yung coco pole? Para saan ba yung plant pole? Kaya tayo naglalagay ng plant pole para may kapangan yung mga halaman natin. Katulad na lang mga trailing plants na to. At kung gusto nyo ring magkaroon ng malaking dahon o kaya magkaroon ng penetrations yung mga dahon ng halaman nyo. Gawin na lang natin example itong epiphrem ng pinatom ko. Dati, ito yung leaves niya nung hindi ko pa nalalagay sa pole. At ngayon, ito na yung latest leaves niya. May mga penetrations na din. At kung gusto nyo rin ma-achieve yung mga gahiganteng dahon, definitely kailangan nyo talaga silang i-pole kasi dun mas magmamature yung dahon nila. Ito naman yung tetrasperma ko. Katulad lang rin siya ng sa may dragon's tail. Kung makikita nyo, ito yung dahon niya dati at ito na yung dahon ngayon na meron na siyang visible na fenestrations. Ito yung closer look ng pole na ginagamit ko. Gawa siya sa may coated wire mesh tsaka sa may coco fiber. Pwede rin namang moss kung may available sa inyo. Sa paggawa ng plant pole, ito yung mga kakailanganin natin. Coated wire mesh o kung wala kayong mahanap, wire mesh na lang tapos pinturahan nyo. Meron kasing ibang wire mesh na kinakalawang tsaka hindi kinakalawang kasi may ganun rin ako nabili. Yung una ko nabili, kinakalawang. Kaya yung halaman na nailagay ko doon, nasira lang din, nabali yung pole. Kaya mas advisable na coated wire mesh na lang yung bilhin nyo. At yung next na gagamitin natin is coco fiber. Pwede rin namang moss kung kaya nyo, kung may pambili kayo. Tsaka pruning shear, panggupit doon sa may coated wire mesh. Ginamit ko tong pruning shear ko kasi luma na. Pwede nyo naman i-cut yung coated wire mesh nyo sa gusto nyong size. At ito naman yung sinasabi ko example kanina kung bakit kailangan nyo ng coated wire mesh. Kasi kapag ka hindi coated, katulad nito, kinakalawang tsaka nabali na siya. Kasi kailangan nyo ring diligan yung pole na to. Kasi yung roots niya nandun sa may mismong pole, kaya kailangan moist. Ito pa yung isang example na kinakalawang ko na wire mesh. At ito naman yung mga hindi kinakalawang. Tsambahan na lang siguro kung makakakita kayo ng hindi kinakalawang na wire mesh. May advice ko sa inyo, kung wala kayong mahanap na coated wire mesh, ganun na lang din yung gawin nyo. Pinturahan nyo na lang siguro ng para hindi agad kalawangin. O di kaya gumamit kayo ng pintura na pang iwas kalawang para maganda. Matapos yung magupit yung wire mesh sa gusto nyong size, ihuhulman nyo lang sila sa may kahoy o kaya kahit anong pabilog na makikita nyo. Katulad nito, parang cylindrical shape pa. Matapos nating maihulma yung coated wire mesh, ganito na yung magiging itsura niya. Kailangan parang pabilog siya para madali na lang lagyan ng coco fiber. Tsaka kung bakit natin ito ginagawa, para madaling ilock siya mamaya, hindi mo na agad ihulma kapag kung kailan mo ilalock. Matapos natin ihulma, lalagay lang natin siya ng coco fiber sa may loob niya. Kailangan siksik. Ayan, that ganito yung magiging itsura niya. Tsaka check nyo rin yung ilalim kung siksik talaga. Ito na yung final step natin kung saan ilalak na natin yung ginawa natin na plant pole. Tip lang para mas mabilis tayo mag-lock ng plant pole. Inuuna ko muna yung ibang part sa ako na lang ulit babalikan. Parang ilalock ko muna yung ilang section ng wire mesh tsaka ako na lang ulit babalikan kapag ka umabot na ako sa may dulo.
Additional lang kapag ka hindi cylindrical yung kinalabasan ng pole nyo. Pinpitin nyo lang siya sa may part ng nilock natin, kung saan natin siya nilock, para maging cylindrical siya katulad nito. At eto na ang finished product ng ginawa nating plant pole.